everybody. Hi everybody, welcome back to my channel. So today, another video. And I'm with the sisterette. Ay, what naman? Sis, nakasubsub ka na, sis. Good morning. Seryoso siya kasi Lily ko mag-change siya ng lanes. Pero nandito kami sa LX. Today ay August 1, birthday ni Jaylen. And papunta kami ng SNR kasi ang request niya ngayong birthday niya ay SNR pizza. So ayun, bibila lang naman siya ng pizza and then umuwi na rin. Pero today, kahapon, last night, nagtanong ako sa Instagram ng mga questions. Mga questions nyo. Yan. Pero malaki ang posibilidad na malalaglag kayo. May lang yan. Lahat naman tayo nakukol. Okay, so late kasi ako nakapag-post. Parang gabi na ako nakapag-post ng questions. Kaya konti lang yung mga tanong. So, mga magtatanungan na lang din kaming dalawa. Ikaw ba yung tipo ng kapatid na magagalit pag nakita mong sinuot ng ate mo yung damit mo? Sabi ni Aldex08. Hindi naman. Ang ano lang. Maninita lang siya. Ate, sinuot mo yung ganito? Oo. Lalo pag hindi niya pa nasasuot. Ate, sinuot pati ko pa yung hindi. Hindi ko pa nasusuot na susuotin niya, yun, nagagalit ako. Kasi, pero hindi naman galit, naninita ka lang. Oo, sa bagay. Parang doon nagre-react lang ako ganyan. Pagka, halimbawa, bagong bili ko yung damit, tapos, ako nagbayad, hindi ka ulit susuot. Tapos, ipag-visit pa ako kasi lagi siyang umaalis, lagi siyang nakikipag-date. Eh ako, hindi naman ako lagi umaalis. Aalis ako, malapit lang yung pupunta ko, so magti-t-shirt shorts lang ako. Tapos, siya una magsusuot, tapos ipopost niya pa sa Instagram niya. Hindi siya naunang nakita anong damit ko. So, ganun lang. Pero, hindi naman kami na... Tsaka kasi nga, marami kasi ako ngang damit, yabang. Marami kasi ako damit kasi mga sponsor, ganyan. So, marami talaga akong damit. Kung ipagdadamot ko sa kanya yun, ang damot ko masyado na nun. Nag-aaway ba kayong magkapatid? Sabi ni Catwalk.red. Pero hindi kami nagsisigawan. Pero malakas kasi talaga yung boses namin pag mag-usap. Pero yung sigawan na away talaga, ano na, kapag ka pa ng mukha mo, walang mga ganon. Walang sumbatan, walang sasabihan ng masamang salita. Tsaka nga kasi iyakin din ako eh. Si ate strong yung personality niya. Pero ako hindi masyado. Kaya hindi na din yun pwede talagang gawin. Hindi namin pwede gawin yun na mag-aaway kami na magsisigawan. Kasi tsaka ano na, magsisitahan lang kami ganyan. Tapos, hindi na kayong kapansinan. Pero konti lang din. After nun, wala na. Parang normal na ulit kami. Hindi kami, mahirap kasi mag-away pag lagi na nakikita yung isa't isa. Tsaka pag magkasama kayo sa kwarto. Mahirap mag-away pagka iisa lang yung kwarto na tutulugan nyo. Kasi kahit kayo pa din. So ayun, magkasama kasi kami ni ate sa kwarto. So parang nakakalimutan din namin na nag-aaway kami, ganun. Pero nag-aaway kami. Pero yun nga, ano lang siya, parang basta ba, tsaka pag mataas yung isa, hindi na tumataas yung isa, di ba? Pag may toyo na yung isa, hindi na sinasabay yung isa. Tapos after ng toyo, hindi na lang sabihin, ano nung problema mo nung nakarara? Bakit ganun ka? So, nabubwisit ako sa'yo, ganun. Kung naiinis na ako sa'yo, mga ganyan lang. Kung pagbibigyan kayo ng pagkakataong ibalik, ano yun at bakit? Thank you. Sabi ni It's Nulls. Mo ibabalik na sana, dinamihan mo yung tulog para lumaki ka. Yun na lang. Ibabalik ko na sana nung pinapatulog kami nung bata kami. Natulog ako na natulog kasi ngayon nagsisisi ako. Kaya yung mga bata dyan, natulog kayo nakatulog. SKL, sa mga nagsasabi ng lead ko, mas matangkad ako sa ating mga. Ako din, parang wala na. Dati ang motto ko in life, live life with no regrets. Pero hindi na ako naniniwala na pwede tayong mabuhay nang walang nire-regret. Kasi meron tayong i-re-regret. Pero ganun talaga ang buhay. Hindi ibig sabihin ng failure ka. Sadyang meron lang tayong nagiging pagkakamali sa buhay natin na pwede naman natin itakamang. How do you manage the stress nung nalaman niyo pong Tina magre-renew ng contract ang CFP? Ikaw, paano mo ako inandid nung gano'n? Ano? Ako lang yan. Yaan mo, magsisisi ang mga kasi cheater kasi si ate. Sobrang siya talaga, sobrang supportive niya talaga sa aking tinatahak ng mga landas. Ganyan. Tsaka si ate, hindi siya yung
huwag mo nang gawin yan. Or, hindi na ako pipigilan sa mga gusto kong gawin sa buhay. Lagi na akong ipupush ganyan. Parang gusto niya kasi ma-experience ko ang life. Kasi medyo... Yun lagi ko sinasabi sa kanya. Medyo ano kasi ako talaga, late bloomer, sobrang... Bahay lang. Talaga. Just sobrang so... tamad ako sa buhay ko na umalis, na makipag-mingle sa ibang tao. Malay ba? Na makipag-mingle sa ibang tao. Sobrang tamad kung ganun. Kahit nakaplanado na yun, yung kunwari nga may lakad siya bukas. Kahit na may lakad siya bukas, tapos natutulog niya. Sa kinabukasan, no, ate, parang tinatamad ako. Di ba, iinis na ako? Ano ka ba? Nakaplano na yun eh. Umalis ka nga, ganyan. Talaga. Siya yung ipupush na. Tapos halimbawa, meron akong gustong gawin na nagdadalawang isip ako, ganyan. Aanuin niya na ako na, hindi, gawin mo yan. Well, okay lang yan. Kung umiyak ka man, okay lang. Ganyan. Ganyan at talaga. At experience mo. Sakto ka talaga. Ganyan talaga yan. Ganon. Parang yun kasi siya na basta okay lang na madapa ka. Wow. Okay lang na madapa ka. Basta baba ko. Tayo. Oo, malapit na. Ayan. Kala naman, daldal na. Ganto din kami nung nakaraan. Daldal kasi siya ng daldal. Ako kasi na, ako ang waste, pero madaldal yung waste. sobrang madaldal akong tao, lalo na kung comfortable ako. Pero pagka nahihiya ako, ay pag hindi mo ako kinausap, hindi rin kita kakausapin. Oo, yun yung isa kong pinapabago sa kanya ngayon. Kasi, ganyan lang yung face niya. Ganyan lang. Kakausapin mo ba yun? Parang ayaw makipag-usap sa'yo, di ba? Ganyan lang. Wala. Talaga. Ayan na. Kasi sobrang mahihiyain ko. Diretso ka pa. Sobrang mahihiyain ko kasi pag hindi mo ako kinausap, hindi rin kita kakausapin. Pero pag sobrang ko na sa'yo, comfortable ko na sa'yo, ayan na, non-stop chika na ako. Kasi ayun nga, mukhang masungit kasi yung itsura ko. Yun ang pinapaano ko lang sa kanya. Ayusin niya kasi parang ayaw makipag-usap. Ano naman pagka... Hindi. Iba talaga yung face niya. Kakausapin mo ba yun? Parang ayaw niya. Parang, no, don't talk to me. Parang ganun niya. Anong gamit mong sabon at skincare araw-araw? Pareho lang kami ni ate ng sabon. Safeguard na green tea tree. Tea tree pala. Safeguard tea tree, tapos silka. Yun lang yung sabon na. Ano yung bagay pangyayari na hirap kang pagdesisyonan kung ilalaban mo pa ba or hindi na? But siya madami. Parang mahilig niya i-hold back yung sarili niya. Kasi nga ako, overthinker kasi ako. Ganun. Parang wala pa. Iniisip niya na doon, parang pag ganito, paano pag ganyan, paano pag ganyan. Tapos, yung iba kasi di ba parang nag-overthink sila, pero parang ang overthink nila, ay hindi magiging successful ako dito, magiging okay to, ganyan. Ako negative, in a negative way. Paano pag ganito nangyari, hindi ganito na yan, ganito na yan. Sino po ang kuripot sa inyong dalawa and mahilig mag-alibay kapag may bayaran na? Si ate ang kuripot, ako yung mahilig mag-alibay. Si ate, siya kuripot, tapos ako, mahilig ako mag-alibay na, hindi, kailangan ko to. Pero sa bayarin, wala kaming pinag-aalibay kasi nag-share kami. Oo. Diba pag may mga expenses, kaya katulad ngayon, share laging kami lang. Laging divided by two. Tapos, tawag dito? Si... Kuripot din ako, pero mas kuripot si ate. Parang ako kasi, madali akong mabudol. Doon ko siya hindi sinusuporta. Halo yung hindi naman sa hindi sinusuporta, pero doon ko siya kinokontrol. Pero hindi naman ako sobrang magastos. Kuripot nga din ako, kaya lang mabilis akong ma-convince na kailangan ko. Kunwari, may nakita siya sa Shopee. Ganyan. Siyempre, diba sa Shopee, pag may tinitignan ka, minsan may mga picture na ganito nila ginagamit. Di parang, pwede ko din to gamitin dito sa bahay. Parang gano'n. Pero pwede naman kahit hindi. Kahit na pwede naman hindi. Kahit na meron namang alternative na may ginagamit na siya. Ganyan. Ano yung pinaka hindi niyo makakalimutan noong mga bata pa kayo? Siguro yung dati kasi meron kaming bilyaran. Tapos nag-away kami. Dinulak niya ako sa bilyaran. Lagi kaming naglalaro doon sa ibabaw nung billiards table. Uh-huh. Tapos, yung text? Yung alam niyo yung text na mga character. Tapos yung maliit na ganyan. Tapos parang hindi, binilan kami ng tito, ng ninong namin. Kami noon. May talagang lalagyan kami ng text. Pero basta parang binilan kami ng bagong text. Hindi even. So, paano namin hahatiin ngayon? So, parang siguro na-pick may mga character yata na pinag-aagawan natin kasi hindi nga even yung mga character. Ganyan.
dinulak niya ako sa... Bigla siya nawala. Talaga ako. Bigla siya nawala, nalaglag pala siya dun sa bilyar. Oo, hindi ko din yun makakalimutan. Ayan, nagkabukol siya. Yun ang makakalimutan. Ay, nagtanong si ano, si Ching Joyce. Gaano ka-proud si Ate Jelly sa pagiging independent mo ngayon? Ay, sobra. Ultimo sa ka-office mate ko, Ma'am, alam mo ba? Sobra talaga. Ultimo ako na rin nung isang beses magkakasama din kami ng ka-office mate ko. Kumain kami sa labas. Tapos pauwi na kami sa biyahe. Ang kinukwento ko, sabi ko sa ka-office mate ko, sobrang saya-saya ko talaga para kay Jelly. Sabi ko gano'n, kasi ngayon ako talaga kaya niya nang mag-isa, ganyan-ganyan. Hindi ko nakakot siya masyadong iniisip. Feeling, sobra. Natakot ka ba? Natatanda akong mag-isa? Ganun. Oo, natakot ako kasi sabi ko, pag tumanda siya mag-isa, so, paano din ako? natakot ako kasi, siyempre, pag tumanda siya mag-isa, tapos ako, nagkapamilya na ako, hindi ko na sila gano'n siyempre matututupan ganun nila Jane. And iniisip ko na, paano kaya sila? Magkano ganito na ako? Siyempre, patanda naman ako. Hindi na kami papanda niya. Natakot ako kasi alam ko din yung karakter ni JM. Kailangan niyang alagaan talaga. Ganun. Maano siya, clumsy, ganyan. Kailangan talaga ng kailangan niyang alagaan. Kaka mo na mahabang patience ha, ganyan. Sobra. Habaan mo na yung pasensya mo, ganun. Sino kausap mo? Ano pong age nyo na? Ako, turning 25. Oh my God. Turning 25 sa September 8. Si ikaw, si Ate, 26 na siya noong April. Nakaranas po ba kayo ng hirap dati? Kasi po ngayong artista ka na, pero super practical ka po mag-isip. Oo. Kasi hindi wala. Hindi naranasan naman, namin na hindi kami makapasok kasi wala kaming baon. Oo. Na-experience namin yun. Pero hindi naman kami sobrang hirap na hindi walang pangkain. Oo, hindi naman ganon. Pero nahirap ng buhay. Kaya ngayon, sobrang laki talaga nung ginanhawa nung buhay namin. Kaya sobrang laking tulong din talaga nung pag-artista ko kasi na parang mas nabuhay kami ng mas komportable. Pero hindi naman na, mayaman, bili tayo niyan, bili gano'n. Hindi naman, never na gano'n. Pero parang mas naging komportable lang yun. Parang nakakabili na din kami ng wants, nang hindi lang puro needs. Pero dati naranas din namin yun. Nung, yun nga, before ako mag-artista. Pero, yeah, that's life. Tsaka dati sobrang parang, si Papa kasi sa hotel siya nagtatrabaho noon. Tapos lagi gusto namin nagkakasakit. Kasi pag nagkakasakit kami, lagi niya kami binibilan ng mga groceries, ng mga at saka naalala mo yung muffin doon sa hotel. Yung super chocolatey na muffin. Inuuwian niya na kami ng ganun. Pero syempre, di ba, since hindi nga namin afford na laging may ganun. So, inuuwian lang kami pag may sakit, ganyan. Kasi syempre, para ganahan kumain, ganyan. Sino ang pinaka mabait sa inyong dalawa? At bakit, ate, ang sagot mo, sabi ni Gia? Attitude ka talaga, Gia. Okay, mas mabait ako, no? Mas mabait ako. Ang pinaka, palaban. Feeling ko, si ate, sobrang palawan. Kasi ate kasi, basta tama siya. Basta tama ako. Tsaka hindi, kahit hindi rin siya tama, basta kailangan niya masasabi yung side niya. Oo, hindi ko hayang hindi ko sabihin yung side ko. Ganyan. Ako naman hindi, kahit tama ako or mali ako, hindi ako, tahimik lang ako, ganyan. Mm-hmm. Kasi hindi talaga ako confrontational na tao, kasi nga emotional kasi ako. So hanggat kaya ko umiwas, iiwas ako. Si ate naman, kailangan makapag-usapan lagi. Kailangan masabi niya yung gusto niyang sabihin. Sabi magkakapatid, feeling ko ako pinakamabayan. No? Hindi naman. Ako? Feeling ko ako eh. Si Ace. Si Ace, tas ikaw. Tas ako, tas si Jalen, tas ikaw. What does barely anyone know about you that you wish more people would? Ikaw, ano ba yung hindi alam ng tao sa akin na sa gusto mong malaman nila na maganda ako? Alam naman na nila yan. Ano ba? Ayoko, may iyak ako. Ate mo naman. Si ate nga kasi, sobrang strong nga kasi ng personality niya. Parang kung ano yung nasa isip niya, kung ano yung ano niya, gusto kailangan masasabi niya. So parang lagi, ang nagiging dating, bastos. Hindi, matapang siya masyado. Parang ganon. Parang ganon yung nagiging parang dating lagi. Napupunta ako sa bad side. Oo. Kasi nga, sobrang strong nung ano niya na parang kung titignan mo din naman, parang ang gusto niya lang kasi gusto niya sabihin yung opinion niya. Since strong nga siya, parang nagiging tingin, parang hindi maganda. Ganon. So, yun, ang gusto ko yung parang gusto ko lang din na malaman na ano din siya. Sobrang
Sobrang kasi dyan ka kita, ano din siya, malambot din siya na ano din siya. Kasi si, pag ganun, halimbawa may nangyari sa bahay. Itago, kunyari na lang, hindi to nangyari sa totoong buhay. Kunyari nag-away sila ni mama. Pero hindi nangyari yun sa bahay namin. Never sila nag-away ni mama. So, ay, halimbawa, kunyari nag-away sila. Kunyari lang, ha? Ano, para halimbawa, kasi lagi ako naiipit sa kanila pag ganun. Tapos, pero kunwari lang to. Tapos, ang ano, di yun, hayaan ko sila ganyan. Kasi moment nila yun. Parang kumbaga sa eksena, sa teleserye. Eksena nila yun, scene nila yun. So, hayaan ko lang siya. Tapos, after a while, sasabihin ko sa kanya na, ba't ganito, ba't ganyan, ganito. So, nakikinig din siya. So, parang gusto ko lang din na malaman nila na, sadya, na minsan, ganun lang talaga siya, na sobrang strong lang talaga ng personality niya. Pero, kaya niya namang tumanggap din na malambot din siya talaga. Malambot din siya talaga. Sadyang yung parang outer emotion. Ano ba yun? Yung parang mas nakikita mo lang kasi sa kanya yung pagiging strong niya. Pero pag tinignan mo din inside, malambot din naman siya. Tsaka, ano, kaya na ding... Oh, basta yun, ganun. Galingan mo, ang ganda ng sinabi ko. Pag ito, babawiin ko yung sinabi ko. Hindi ko nga alam. Pangit mo naman. Hindi, dati kasi, tuwing nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, gusto ko. Gusto ko malaman nila, napakagaling na artist na kapatid ko. Magsisisi ang mga yan. Magsisisi ang mga yan. Lalo pag nanalo yan ang award ka lang talaga. Pag nagpe-pray ako, magsisisi ang mga yan. Nag-inoy niya nila yung kapatid ko. Sobrang supportive niya kasi talaga sa mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Sobrang ano siya talaga ma-push na parang kahit ang dami ng tao sinasabi na wag, ipupush niya pa rin na parang isusupport niya pa din ako. Kaya yun. At saka lagi ko sinasabi sa kanya, ano ba gusto mo? Ganyan. Kasi siya, iniisip niya din ko ano yung gusto ng iba. Ano yung sasabihin ng iba? Sabi ko, eh gusto mo ba yun? Ganyan. Ba't mo sila iisipin? Sila ba yan? Ganyan, ganyan. Eh gusto kasi ni ano, ganito lagi ganyan. Oo, ganyan. Sabi ko, ba't mo naman sila iisipin? Ganito, ganyan. Buhay ba nila yan? Bakit buhay ba nila? Pinapakailaman mo? Ganyan pa. Ano po ang principles mo about entering in a relationship? Ako? Ano lang? Kasi may jowa kasi siya. Ilang taon na kayo mo nun? 11 years today. 11 years na siya. Ah, yun? Sure. It's about time. Maghiwalay na kayo. Dati lagi ko siya nilaloko. Lagi maghiwalay. Alam mo, tanong ano pala sila nag-aaral yung college. Oh, alam mo, ngayon pa lang na kayo pa lang, mag-move on ka na. Para pag naghiwalay kayo, tanggap mo agad. Ngayon, pinapalayas niya na rin ako sa bahay. Pero alam ko, hindi niya mean yan. Hindi niya mean. Sabi niya, pakasal ka na, lumayas ka na kayo dito sa bahay. Para lumuwag-luwag, ganyan sinasabi niya. Pero alam ko, hindi. Ano ba, sa relasyon, ganyan? No. Ako, wala naman. Basta, takot ako. Ako, gusto ko... Gusto, parang yun nga, yung parang sinabi niya, gusto ko lang live the life to the fullest, parang ganyan. Ayoko magkaroon ng regrets, kaya lahat binibigay ko, ganyan. Tapos gusto ko, honest lang kami, ganyan. Basta pinaka-ayoko yung may misunderstanding kami, gusto ko lagi na pag-uusagan nga kasi akong tao. Tapos, yun ko, parang wala naman. Ako kasi, kung ano lang, gusto na ako masaya. Gusto kami masaya, ganyan. As long as wala kaming tinatapakan tao, ganyan. As long as wala naman kaming nasasaktan. Oo, yun lang ako. Ganun lang ako. Ano ang gusto nyo na mahanap nyo sa lalaki na makakasama nyo sa buhay? Parang ano daw yung ano, yung ikaw, ano yung gusto mong... meron sa lalaki na mahanap ko. Relasyon niya. Oo, tapos ganyan. Ako, ano yung gusto ko sa'yo? Ganyan. Gusto ko, okay lang na sabi ko nga sa kanya, saan tayo magpapar? Diyan na lang sa tabi niyan. Okay lang naman na masaktan siya. Huwag niya lang sasaktan si JM dahil sa ano, babae. Yun din. Okay lang yun sa akin, yung mag-away sila, ganyan. Kasi sa akin, normal yun. Pero ayoko lang na pag niloko siya sa babae, sasabihin ko agad, iwan mo na yan. Yun lang ayoko. Huwag lang siyang maging babaero. Yun lang gusto ko. Tsaka maalaga, tsaka mapagmahal siya kay JM. Ayoko yung mararamdaman ni JM na parang, ay, parang di niya na ako mahal. At parang may kulang sa kanya, ganyan. Ayoko nung gano'n. Darating yung time sa kanya, magtatanong siya sa sarili niya na, mahal niya pa ba ako? Hindi ba ako enough? Parang ganyan. Kasi masakit yun sa isang babae. Yun lang, yun yung ayoko maramdaman niya. Yun. Ay, sabi niya, yung gusto mo meron sa lalaki. Hindi siya
di siya babaero. Tapos mahaba yung pasensya niya para kay JM. Ganun yung gusto ko, ha. Ako naman, yun kay ate, gusto ko, ano, meron siyang mahabang patience sa mga toyo ni ate sa buhay. Kasi toyo in talaga, parang ano siya, endorser siya ng Datu Puti toyo. Ay, Datu Puti, dito lang po ako. Kaya kailangan meron siyang mahabang patience. Kailangan matangkad siya kasi kawawa na yung magiging anak niya. Ano ba, basta yun, may ma-understanding, ganyan. Tsaka yun nga din, huwag din siyang lolokohin. Kasi yun talaga ang ano namin, pagka niloko na sa ibang ano, gano'n na sa ibang babae, ganyan. Kahit tinext mo lang, ganyan. Oo. Ay, eh, kiss ka na. Napag-uusapan namin yung dalawa pag gano'n. Mm-hmm. Kahit na simpleng text lang. Pero, hello, mga babae tayo. Alam natin kung paano maging flirt yung isang lalaki mm-hmm. sa atin the way na nag-text or nag-chat sila, di ba? Kaya sabi ko, ay, hindi na yan. Ex. Iwan mo na. Hindi na yan ganyan. Sakit sa ulo lang yan. Ganyan. Sino po mas iyakin at madaling mapikon? Ako iyakin. Siya iyakin, ako madaling mapikon. Oo, madaling mapikon. Mapang-asar kasi oo, siya. Mapang-asar ako. Sobrang mapang-asar ko talaga. As in, so, pero minsan, naiinit niya pa lang paglabas niya ng kwarto or ganyan magkita ng kwarto. Naiinis na ako kasi alam ko may naiisip na ako. Siya. Parang pag kasi ako, pag naiinip ako sa bahay, tinitignan ko sila isa-isa. Tapos nag-iisip ako kung ano bang pwede kong gawin sa akin. Oo, oh, ewan ko ba dyan. Ganun siya talaga. Meron nangyari, ano yan, parang kumakain ako sa harapan ng TV. Tapos dumaan siya sa harapan ko. Sabi ko, ano, eh, sira yung remote. Sabi ko, ate, lakasan mo yung, ano, lakasan mo yung TV. Ang ginawa niya, nagdire-diretso lang siya. Ang ginawa ko, tumayo ako, hinilang siya buha. Hinilang ako sa buha. Tapos, idinikit ko siya sa TV. Kapitin mo yan, pitutin mo yan. Pero ano naman yun, hindi awa yun. Parang, nagpipikunan lang din kaming dalawa na siya ang nag-uumpisa ako. Once kasi na gumaroon na siya, it's either mapikon ako or tatawa ko ng tatawa na hindi na ako makapagsalita na ang sakit-sakit na lang siyang bukakatawa. Ano nangyari na naman? Tawa naman siya na tawa. Tawa naman naman ang tawa. Kasi kung napikon ako, sinamulutan ko din siya. Nandito ka lang sa TV na. So yun lang, wala na masyadong mga questions kasi nga late ko na tanong. Ikaw, may tanong ka ba sa akin? Happy ka? Huh? Happy siya. Naririnig ko kasi happy siya. Bakit ikaw sumasagot para sa... Nadidinig ko tuwing gabi, natutulog na ako, pero hinahayaan ko na lang, happy naman siya. So that's it! Sana mas nakilala niyo kami ng ate ko. Pero alam ko naman, ako lang gusto yung makilala.